Ang mga duwende ay isang uri ng nilalang na may angking kakayahang naiiba sa mga ordinaryong nilalang gaya ng tao at hayop. Pinaniniwalaan din silang naninirahan sa mga punong kahoy o sa mga punso at sinasabing hindi gumagalaw ng mga tao maliban na lamang ay kung gagambalain ang kanilang pananahimik. Tunghayan natin ito sa mga kwento ni Lola Basyang, Ang Parusa ng Duwende. Punso ba yon? Tara ating puntahan. Sige, tara. Alam mo ba, sabi ng nanay ko, may nakatira daw niyang duwende. Hindi yung totoo. Naniniwala ka naman sa nanay mo. Totoo daw yun. May kaharian daw mga duwende. Puro anay lang yan. Gusto mo, ihian pa natin eh. Tara! Ay mga bata! Anong ginawa niyo dyan ha? Siska nga masiraan niyo! Punso ka yan! Uy, si Lola Basyang! Mga bata! Alam niyo bang masamasiraan niyo ang punso na yan? May nakatirang duwende dyan! Sabi ko sa'yo eh. Lola Basyang, sabi ng inay, mga anay lang nakatira dyan. Halika yung mga damuhong kayo! Kukwento sa inyo. Kuya. Oh, ang bata nito. Tawag! Ang kwentong ito ay kwento ng parusa ng duwende. Noong unang panahon, nilagkangalang Neneng at Dodong. Pamela 1. Pamela, Melo nga. Pamela 2. Melo, Melo 2. Pamela 3. Mga anak, huwag kayong lalayo ha kung maglalaro kayo. Ayoko mapahama kayo dito. Bakit naman po, inay? May mga engkanto daw sa gawing paraon. Nanay, ano po yung engkanto? Yun yung mga kinatatakutan natin, katulad ng mga duwende, mga aswang. Nanay, natatakot po ako. Huwag mo naman. Basta huwag kayong lalayo ha. Ayoko talaga mapahama kayo. Tsaka mamalengge ako, huwag na huwag kayong aalis dito. Opo, inay. Sige po. Sige, alis na ako. Bye po. Okay, lalayo ha? Opo, inay! Kahit pinagsabihin pa rin sila na kanilang ina, sumuhay pa rin sila Neneng at Dodong. Naku! Baka kayo niya silang duwende. Anay nga yun. Ewan ko sa'yo. Neneng, tara dun, maglalaro tayo dun. Hindi! Ayoko na, takot ako, tsaka baka magalit si inay. Tara na, tinignan natin kung may engkanto doon. Ayoko! Tara. Wait na ako lang! Please! Meron naman talaga engkanto diyan eh! Wala nga! Ito mo ka, papatayin ko. Oh! Ano yun? Wag, Dodong! Tiginan mo yan! Ba't yung sinisira? Tahanan ko! Ipabayaran nyo to! Tingnan mo, niloloko lang tayo ni Inay. Wala naman talaga yung ganda dyan eh. Ako ba ang hinahanap nyo? Bakit nyo sinisira tahanan ko? Sumama ka, di ba? Hinikit mo lang kaya ako. Pinong duwende, baka wala nyo na po kami. Parang awa nyo na po. Na kayong magsisihan, dalawang tagalupa. Pareho nyo kailangan pagbayaran ng ginawa nyo. Bilang parusa sa ginawa nyo, masasayawin ko kayo hanggat hindi ako nagsasawa. Ha 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 ha. Pagod na mga bata. Sige lang, duwende. Tigilan nyo na po kami. Ha! Awa nyo na po! Parang awa nyo na! Pagod na, pagod na.
mahal. Bukang pinagsisihan nyo na pagsira sa tahanan ko, maaari na kayong umuwi. Ngunit, sa isang kondisyon. Ano po yun? Hindi na kayo maglalaro sa lugar na ito. At susundin nyo na ang utos ng inyong ina. At pag di nyo ako sinunod, gagawin ko na kayong mga alipin ko. Opo, pinapangako po namin, Ginoong Duwende. Sige, makakauwi na kayo. Leling, nakabalik na tayo. Oo nga, Dodong. Inay, patawarin niyo po ako. Sabay ko yung utos niyo. Hindi ko kami pulilap po yung mga Oh, sure. Tara na magtanghalian. Magluluto ako ng kompot na itong tamili. Sige po, Inay. Dorito kayo. At ito ang kwento ng parusa ng duwende. Nagustuhan niyo ba ang mga bata? Opo, nagustuhan po namin. So, totoo pala ang mga duwende, no, na ba siya? Oo, totoo sila. Ayun sila, oh. Wala naman eh. Nandito ako, mga bata. Hinahanap niyo ba ako? Saan pa rin nagsasot mga bata kayo? Hindi, naglaro po kami doon. Ay, nga pa.